Aabot sa halos 2 milyong piso ang natangay na isang kasambahay mula sa kanyang amo sa isang subdivision sa Parañaque City. Nakunan pa sa CCTV kung paano itinakas ng suspect ang pera. Balita natin ni John Consulta. Kuha sa CCTV ng subdivision ang pagbaba sa tricycle ng katulong na si Ramona Avila, 49 na taong gulang. Walang kaalam-alam ang mga gwardiya na ang tangay na bag ng katulong, 1.8 million pesos pala na pera ng kanyang amo. Pero ang pagkakamali ng katulong, kabilang sa kanyang naiwang gamit, ay ang isang ID na may address sa Cubao ng kanya palang pinagtataguan. Dito na inabutan ng mga ahente ang suspect na paalis na sana para magtago sa Samar. Nabawi sa suspect ang ninakaw na pera na mahigit 1 milyon pero may kulang ng 40,000 piso. Hindi ako nagsisisi kasi wala naman akong intensyon doon na nakawin yun. Yung tanong ngayon hindi namang buong-buo talaga yung pagtulong mo kung hindi meron ka rin personal agenda na gusto mong bayaran yung utang mo rin. Oo, hindi kasi naano ko na yun nung pauwi na ako doon, galing doon sa labas ng subdivision na yung sabi ko na kaya ko nabuksan yun, una-una wala akong pamasahe kasi wala akong kadaladalang pera noon. Tapos di kumuha ako pamasahe, ganito ganoon. Tapos habang naglalakad naman ako o pauwi na ako ng Cubao, ganoon na yung naano ko na kumain ako. Tapos yun, yung nanaisip ko yung tao na pagbabayaran ko. Ayon sa NBI, modus na ng suspect na mamasukan sa mga pamilyang bibiktimahin at saka magtatago sa boarding house o di kaya itatakbo sa probinsya para magpalamig. Inabot daw ng 11 buwan ang suspect sa bahay ng kanyang target bago isinagawa ang pagninakaw. Nakuha na ang loob nila, halos parte na ng pamilya nila. Matagal na kasi itong routine, daily routine ng pamilya na magdadala sila ng pera araw-araw. Minsan umaabot ng 2 milyon, minsan naman 1.8, minsan 1.5. Idinidistribute nila yan sa mga money changer nila. So napag-aralan po yan. Kaya muling paalala ng NBI. May papayo ko lang sa mga kababayan natin na kung kumuha ng katulong, piliin na yung kakilala na galing sa probinsya o kuan kamag-anak para sa ganun maiwasan natin yung mga ganyang problema. Nararapat din na hingan natin sila ng mga security measures. Una, dapat may NBI clearance, may police clearance o kaya kuan doon sa pinanggalingan. John Consulta, GMA News.